Hello, 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 hello. Hello mga bata, kamusta kayo? Ako si Titoy, ang pambansang puppet. I love you. Tara na, tara na, tara na. Impact Online Sunday School time na. Yay! Naway kayo ay naging mabuti ngayong linggo dahil 20 days na lang, Pasko na! Excited na ba kayo? Ako rin! Pero bago muna yan, mag-start muna tayo sa ating online Sunday School. Kaya tara at tawagin na natin si Teacher Jels para sa ating opening prayer. Good morning kids! Ako nga pala si Kuya Jels. Bago natin umpisahan ang ating online Sunday School ngayong araw, umpisahan muna natin ito sa isang panalangin. Ipikit natin ang ating mga mata at tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Maraming salamat po sa panibagong opportunity na pinagkaloob mo sa amin, Panginoon, na may matututunan kami tungkol muli sa iyong salita, Panginoon. Panginoon, patuloy mo pong i-bless sa mga batang ito, Panginoon, na nanonood ng online Sunday School at ganoon din po yung mga teachers, Panginoon, na walang sawa na gumagawa ng video para makapanood ng mga batang ito, Panginoon. Lord, sa darating na Paskuhan, Panginoon, pangunahan mo po ito at iparamdam mo po sa amin ang totoong ibig sabihin ng salitang Pasko at paramdam mo sa amin ang iyong pagmamahal, Panginoon. Muli, maraming salamat po sa araw ito. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po, Teacher Jels. Oh, mga bata, handa na ba kayo para sa ating music time? Tara at sabayan natin ang mga sumusunod na awitin. Christmas is a time to love.
talagang napakasarap pagpuri sa ating Panginoon, hindi ba? Mga bata, isa sa mga nagpapasaya sa ating pagdiriwang ng Pasko ay ang mga Christmas carols. Kaya naman, susubukan ko ang inyong galing pagdating dito. Mayroon akong hinanda ng mga Christmas songs at tuhulaan ninyo kung anong title nito. Paunahan mag-comment ng inyong sagot. Game? Game! Song number 1. Ano ang title ng song na ito? Alam niyo na ba kung ano ang title ng kantang ito? Ang title ng ating first song ay Born is the King by Hillsong Worship. Kung tama ang iyong sagot, very good! Song number 2. Ano ang tamang sagot ng song na ito? Magaling mga bata! Ang tamang sagot ay Silent Night. Song number 3. Ano ang title ng song na ito? Magaling mga bata! Kung ang iyong sagot ay ang Pasko ay sumapit, tama! Congratulations, kids! Oh, alam kong excited na kayo para sa ating Bible story time. Kaya tara at tawagin na natin si Titoy para sa ating mga rules. Rule number 1. Umupo ng maayos. Maghanap ng komportable na pwesto. Yay! Rule number 2. Rule number 2. Makinig ng mabuti, huwag mag-ingay at mamaya na makipag-usap sa katabi. Okay? At rule number 3. Enjoy! Yay! Maraming salamat, Titoy! O ayan, kids, dahil handa ng lahat para sa ating Bible story time, hindi ko na patatagalin at tatawagin ko na si Teacher Gladys para sa ating Bible story time! Hello, mga bata! Magandang araw sa inyo! Tayo ngayon ay nasa buwan na ng Disyembre, ang buwan kung saan excited ang lahat. Alam ko ito rin ang buwan na pinakahihintay ninyo mga bata. Pero ano nga ba ang ganap tuwing Disyembre? Bakit nga ba na-excite at nasasabi ang mga tao tuwing dumarating ang araw na ito? Maraming nagsasabi na ito daw ay nagsisimula sa letter B. Ano kaya ito? Pasko? Tama! Ang gagaling nyo! Alam kong alam na alam nyo yan dahil yan ang pinaka-aabangan ninyo, ang Pasko o Christmas. Pero mga bata, ano nga ba ang Pasko para sa inyo? Para po sa akin, ang Pasko po ay kaarawan ng ating mahal na Jesus. Pangalawa, ang Pasko po ay para sa lahat. Nagsasalo-salo ang bawat pamilya at nagbibigayan ng mga regalo. Ang Pasko po ay masaya ang mga bata dahil sa sila po ay namamasko po sa kanilang mga ninong at nina. Pasko ay kakasaya ng lahat dahil dito nag-aandaan ang mga taong
mga pagkain at nakatanggap nito ang mga bata ng kanilang regalo mula sa kanilang mga pino at nina at lalo na sa kanilang mga pamilya at sa Pasko lang sila makakatanggap ng regalo ng gusto nila at kinakasayapan nila ito at may mga palarong mga gaganap na napakasaya. Sa akin ay ni Papa Jesus. Sama-sama ang pamilya ko. Maraming pagkain. Kumakain kami. Salo-salo. Aking pamilya. Thank you po, Papa. I love you. Ang Pasko po ay birthday ni Jesus po. At masaya po ang Pasko po. At madaming gifts po. Ang Pasko, saka, and gifts. Maraming salamat mga bata sa inyong mga kasagutan. Ilan sa inyong mga sinabi na ang Pasko ay tungkol sa pamilya, sa kaibigan, sa pagmamahal, sa pagsasama-sama, sa pagpapatawad, sa pagbibigayan, sa pagkain, sa maraming regalo at syempre sa salo-salo kasama ang mga mahal sa buhay. Ngayon, gusto kong sabihin sa inyo ang dahilan kung bakit tayo may Pasko. Ang dahilan ng ating Pasko ay upang ipagdiwang ang kapanganakan ni Jesus. Si Jesus ay ang kaisa-isang anak ng Diyos. Matagal ng panahon ang nakalipas ay ipinanganak si Jesus dito. Kaya nga ipinagdiriwang natin ang Pasko. Ang Pasko ay birthday ni Jesus. Halika mga bata, samahan ninyo akong basahin ang Luke chapter 1 verses 26 to 38. Nung 6 months nang buntis si Elizabeth, pinadala ng Diyos si Anghel Gabriel sa bayan ng Nazareth sa Galilee. May dala siyang mensahe para sa birheng si Mary na nakatakdang ikasal kay Joseph. Isang lalaki na kabilang sa lahi ni David. Lumapit ang anghel sa dalaga, saka sinabi, "Mary, sobrang pinagpala ka. Kasama mo ang Panginoon." Naguluhan si Mary. Iniisip niya kung anong ibig sabihin ng mga sinabi ng anghel. "Huwag kang matakot, Mary, dahil pinagpala ka ng Diyos." Sabi ng anghel, "Magbubuntis ka at manganganak ng isang batang lalaki. Jesus ang ipapangalan mo sa kanya. Magiging dakila siya at tatawagin siyang Hari. At ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng ancestor niyang si David. Forever siyang maghahari sa buong lahi ni Jacob at hindi matatapos ang paghahari niya." Tinanong ni Mary ang anghel, "Paano po mangyayari to? Wala po akong asawa." Sumagot ang anghel, "Dadating ang Holy Spirit para i-cover ka sa kapangyarihan ng Diyos.
Kaya banal ang batang ipapanganak mo at tatawagin siyang anak ng Diyos. Ang kamag-anak mong si Elizabeth, di ba, hindi siya magkaanak? Pero ngayon, 6 months na siyang buntis kahit matanda na siya. Dahil walang imposible sa Diyos. Sinabi ni Mary, "Alipin ako ng Panginoon. Mangyari sana sa akin ang lahat ng sinabi mo." Tapos, umalis na ang anghel. Ang Pasko ay selebrasyon ng kapanganakan ni Jesus. Dapat natin itong ipagdiwang. Ang araw ng kanyang kapanganakan ay ang araw ng buhay ng ating tagapagligtas. Mga bata, kapag kayo ay nagdiriwang ng inyong kaarawan, di ba madalas mayroon kayong kahilingan kila mami at daddy? Alam nyo bang si Jesus ay mayroon din gustong matanggap mula sa atin? Oo mga bata, tama kayo nang narinig. Pero ano nga ba ang gustong matanggap ni Jesus mula sa atin? Oops! Huwag kayong mag-alala dahil hindi ito material na bagay ang nais ni Jesus mula sa atin. Ang ilan sa mga gustong matanggap ni Jesus mula sa atin ay... Number 1, magmahalan at magbigayan tayo. Gusto ni Jesus na walang away, walang galit-galit. Gusto niya lahat tayo nagmamahalan at nagbibigayan. Kung ano ang meron ka, i-share mo ito sa iba. Tiyak akong matutuwa sa atin, si Jesus. Gusto niya lahat ay masaya. Number 2, magpatawad at umunawa. Magiging masaya si Jesus kung ang ating mga kaaway o mga nakaalitan ay patatawarin natin. Mahabang pasensya at malawak na pangunawa sa bawat isa ang kanyang nais. Number 3, tanggapin natin si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Tanggapin natin siya ng buong puso. Magtiwala at manampalataya tayo sa Kanya. Sundin natin ang lahat ng Kanyang pinag-uutos sapagkat alam niya kung ano ang makabubuti para sa atin. Mga bata, ang tunay na diwa ng Pasko ay ang pagsilang kay Jesus. At si Jesus ang pinakamagandang regalo ngayong Pasko. Para sa ating memory verse, ito ay matatagpuan sa Luke chapter 1 verse 31. You will conceive and give birth to son, and you are to call him Jesus. Luke 1:31. Tara mga bata, ulitin natin. Luke 1:31. You will conceive and give birth to a son and you are to call him Jesus. Luke 1:31. Sa Tagalog, Luke 1:31. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki at siya'y papangalanan mong Jesus. Luke 1:31. Halika mga bata, samahan ninyo akong manalangin. When I pray, I close my eyes, I bow my head, I fold my hands together and think about God. Panginoon, maraming salamat po sa iyong napakagandang regalo sa amin na walang iba kundi si Jesus. Maraming salamat po sa walang hanggang pagmamahal at walang sawang papapatawad sa aming mga kasalanan. Panginoon, hilutin mo po ang aming mga puso
upang maibigay namin ang nararapat na pagmamahal, pagpapatawad at pag-unawa sa iba. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat-lahat. Ang lahat ng ito ay tinataas namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat, Teacher Gladys! Marami na naman kaming mga aral na aming ibabaon sa aming daily lives. O kids, palagi kayong mag-ingat at huwag ninyong kakalimutan magpasalamat sa Diyos in everything that you do. Ako nga pala si Teacher Ricky na naghahangad ng isang mapagpala at maligayang Pasko para sa ating lahat. See you next week, kids! Bye-bye! The hope of the world, a light for all mankind. All of the earth rejoices. Very good. It's Christmas time. Chapter 6, verse 9. It's Christmas time.